Ganda! Beautiful! Hey! What's happening in this country? You know me? Jimmy Saints. Hi! Jimmy Saints! Nandito po ako sa inyo na malamig na panahon dito sa Ridgeview, Southeast, Calgary, Alberta, dito po sa Canada. Susubukan ko pong mag-alis ng yelo dito po sa kalye at sa mga sasakyan. Kaya mamaya ho, sundan nyo ko at ipapakita ko sa inyo iba't ibang paraan para maalis ang isnong sa harapan ng bahay at sa mga sasakyan. Opo! Sige po, samahan niyo ako. Ang lugar na nakita niyo naman ng isno ay ano, ang may sistema sila, kanya-kanyang sistema. Kailangan pagtatanggal ng yelo, may mga gamit sila, may ginagamit. Ayan po, nakikita nyo. Ayan. Yan naman nung nagpapala, ano po yan, para gumawa ho ng daan, para may madaanan yung mga sasakyan na lalabas, papuntang highway. Nakita nyo po yan. Ito po yung mga naalis ko ng isno sa harapan ng bahay. Medyo ano pa yan, mababa pa po ito. Pero mamaya talagang, ewan ko, pero kung mga tatlong yuko pa lang, mapapagod ka na eh. Hindi po yun dun sa ginagawa nyo, kung hindi sa lamig. Ako nga eh, first time ko naka-experience ng ganito eh. Kaya laban lang. Subukan natin hanggat makakaya. James Hanks, sundan niyo po ako ha. Ito po. Ayan. Pero yung mga basa nito, madudulas po yan ha. Madudulas yan. Ayan o, nahawang ko na po ito. Nahawang kasi dadaanan nun ang sasakyan to eh. Ayan o. Ah, alam niyo po ba itong aking pinapala? Ito po ay parte ng daanan dito sa komunidad. Kasi para sa ganun, yung lumalabas, pumapasok, maghinawang nakakapasok at nakakauwi sa kanilang mga tirahan. Mamaya po ako may sundan niyo at ako po ilalabas papuntang highway para ipakita sa inyo ang iba't ibang klase ng mga kabahayan dito. Opo,
Sundan niyo po ako. Nakita niyo yung papalabas ng kalye. Ayan po, medyo lapat na. Medyo maluwag na nakakadaan na yung mga sasakyan dito. Papasok at papalabas. Papasok at papasok. Palabas, palabas. Okay, eto po. Eto po. Ito na po ang para highway. At kung makikita nyo sa kabila po, ay sa kabilang komunidad, ayan po, punong-puno na ng mga bahay dyan. At makikita nyo rin at iba-ibang klase ng kanilang bahay. Iba-iba hong mga builders ang gumawa po niyan. Kaya ito pong lugar na kinatayuan ko, ito po ang tinatawag na Range View. Okay, yan, makikita nyo yan, no? Range View. Dito. Ayan. Tine-check ko lang po yung papalabas ng highway. Kasi po ma'am, ihahatid namin yung aking apo papasok sa kanyang pinapasukang eskwelahan. Opo. Ayan. Babaybayin po natin. Kung mapapansin nyo rin, ayan, malinis na po rin yung highway. Kasi po yan, kung mapapansin nyo, dati hong puro isno yan. Ayun, mula doon. Hanggang sa dulo. Kinayod na po yan. Ayan. Pero nung hindi pa ho ganyan, nakaw, puro isno po. Kaya minsan ho, may napapansin kayong nakaparada sa kalye. Nag-slide, hindi na ho nakalis. Kaya dito tayo. Ayan, ang kagaya niya, no? Ayan, puro isno ho yan. Pag may mga, kasi mga extra na mga ano, yung extra lots, ayan, oh, makikita nyo talaga. Kakayuri no yan, kung sino po yung nakatapat dyan, sila po. Pero yung iba ho naman, nagtutulong-tulong para madali hong matanggal yung isno. Okay? Ayan po. Okay, ito po, yung aking tinatapakan, puro isno pa rin. Ayan. Ayan, snow. Ito naman po ang ibang mga kabahayan dito. Ayan na po, meron nung mga bakod. Pero ayan na po, makita nyo. Ayan, puro snow na yung mga pine tree. Medyo makahabaan to. Maganda ang experience eh. Kumbaga sa ano, first time ko na-experience itong snow. First time in my life na talagang natutunan ko rin. At na, pag nakikita niyo yung mga taong mga nakatira dito na kanya-kanyang nag-aalis ng snow sa kanilang tapat ng bahay, eh, maingganyo kayong tumulong din. Kasi minsan na yung mga iba, bago lang po na tira, kaya hindi rin po sila gaano pang sanay sa ganitong panahon. Ako naman, na-experience ko at nabanggit ko na rin sa inyo, ang mga taga rito ay may kanya-kanyang pamamaraan para alisin ang isno sa kanilang tapat ng tahanan. Opo. Okay, dito po. Dito pa rin tayo sa gilid ng highway. Itong mga punong ano na to, mga punong to. Ala nyo, ano na yan? Patay na, hindi o. Magkakadaan uli yan.
At alam niyo naman, dahil sa panahon, eh, ganyan talaga nangyayari. Oh, makita niyo, puro sanga na lang. Pero mga ilang ano lang ho yan, makakadahon na uli yan. Kaya marami ho yan, hanggang doon. Ayun o. Ganda ho pagmasdan. Sa atin kasi, pag sa atin mayroong mga bagyo, nakapaikot sa atin na baha, tubig. Dito hindi, iba naman o, snow. Pag panahon na ano, yan puro snow. Oh, namumuti. Parang kakulay na ng ulap eh. Oh, sa lawak ng lugar na ito. Ayan. Ngayon ko lang yung talaga na-experience to na talaga namang mahirap kasi dahil sa malamig, pag hindi ka sanay sa malamig, talagang UUP ka. Minsan nga kalalabas mo pa lang talagang kailangan na complete gear ka. From head to foot, kailangan balut na balut ka. Oh, ayan. Pero mamaya, doon naman tayo sa kabila. Pakikita ko na yung way papunta ko doon sa school ng aking apo. Opo, ito na mo, papasok na po kami sa aming komunidad. Ayan. At sana po ay nakapagsera ko ng iskiwi. Maikli lang para sa inyong kaalaman dito po sa panahon ng isno dito po sa ano sa lugar ng Calgary, Alberta. Ayan. Ito po, may napansin ako parang kababayan natin itong nakita ko nagpapala dito. Lapitan po natin, ha. Yes, sir! Kamusta po? Kayo ang kakamustahin ko. Kamusta po buhay dito sa, ano, sa Alberta, sa Canada? Alam niyo naman, ho, laging malamig pag ganito winter. Oo. Oh, kailangan tiisin ng snow. Oo. Oh, ilan mong buwan na itinatagal niyang pag nag-i-snow rito? Kadalasan na 6 months, eh. 6 months? Eh ako, magdadalawang linggo lang, parang suko na. Eh, nung dumating huyata kayo, yung kalamigan pa. Oo. Lalo nung nakaraang 2 araw, talagang hindi ako nakalabas ng bahay. Kung hindi lang may bibili sa labas, hindi ako makakalabas. Eh, ganun niya. Ang nakikita ko lang, ang bintana, television lang. Oh, ganun mo talaga rito. Ang tao, nasa loob lang lagi ng bahay. Eh, kamusta mo ang trabaho dito? Eh, ayos naman ho. Nakakaraos. Oo. Oh, saan po ba? Anong gobyerno o private? Hindi ho, sa private ho. Sa private. Ano po ang pangalan nila? Oliver. Oliver. Yung bang pamilya nyo, nandito na. Nandiyan ho yung mag-iina ko. Ah, ganun. O, ito po si Oliver, yung kababayan natin. Eh, medyo nakita ko siyang nagpapala ng kanyang harapan ng kanyang tahanan. Kaya ako naman ay nagbaka sakali. Ito po rin palang itong mga kapitbahay niya rito, mga Pilipino rin eh. Kaya nilapitan ko na siya, naglakas loob na ako. Oliver, batiin mo, saan ka ba sa mga Manila? Sa ano po ako, sa San Jose del Monte, Bulacan. Ah, San Jose, Bulacan. Pura probinsya rin. O, baka ano, batiin mo yung mga kamag-anak natin to. Binabati ko yung mga kamag-anak sa San Jose del Monte, Bulacan, pati yung kamag-anak ng misis ko. Ayun, ano bang ano, ilan na mo anak niya? Dalawa ho ang anak, dalawa ho ang babae. Oh, mga bata pa. Dalaga na ho. Ha? Dalaga na. Ah, dalaga. Nag-work na rin. Nag-work na ho kasama ng mami nila. Ayun, at least may nakakatuwang na kayo sa ano, no? Eh, kaso malungkot na. Oo. Dahil malalaki na eh, hindi nyo na nabibiro. Oo. Ano ba ang eldest sa daughter nyo? 17. 17. Eh, palagay ko yung isa 15. Oh, isa 15. Oo. Oh. Nahulaan ko, no? Usually kasi ang pagitan, laging dalawang taon. So, ako ay natuwa at ating kababayan ay nakita ko rito. Gaya ng sabi ko sa inyo, dito po, pag may oras na kailangang magbawas ng snow, gagawin nila. Miski sa sarili,
sarili nilang sistema. Ayan, oh. Simple lang ginagamit niya. Pala rin. Pero yung iba naman, yung nabanggit ko sa inyo kanina, may iba-ibang gamit sila sa pagtanggal ng isno. Iba-ibang pamamaraan. Okay, Oliver, Jimmy Sakes, ay nagpapasalamat muli. Sige ba? Sana nakita natin yung mga kababayan natin dito. Sayang nga ho, weekly ho nagmi-meet kami ng mga kapitbahay ko dito. Saan kayo nagtitipon? Palipad-lipad lang ho ng kapitbahay. Bahay lang kung saan na schedule. Nagluluto ng mga Pilipinong pagkain. Sopas, lugaw, lalo na pag malamig. Oh, sinigang. Ayan, mga ganun. Eh, hindi naman kayo hirap pag lumawa. Mga day off meron kayo. Hindi, pag day off po, lagi lang nasa bahay at nagtutulog lang. Pagod galing trabaho. Oh, pero ang talagang pagkikita-kita nyo ay weekends. Weekends lang po. Okay. Okay po, ang kababayan muli natin si Oliver from San Jose del Monte, Bulacan. Mabuhay kayo. Ito po, dito na po kami sa aming komunidad. At ito po ang tinatawag na playground dito po sa aming komunidad. Ayan, kung makikita nyo, kalawak ng mga anak, puro isno naman. Sa kabilang dako, makikita nyo, ay napakaganda. Yan po, baka mga ilang taon lang, meron na rin ng mga natayong mga komunidad na talagang nagustuhan ng mga maniniraan dito. Okay? Muli po, ako po si Jimmy Saints at your service center. Nagpapasalamat sa inyo lahat. At least, miski pa paano, nakapag-share po ako ng experience ko dito po sa Calgary, Alberta, Canada. At sa inyong lahat, patuloy ako nagpapasalamat at lagi niyo pong subaybayan. Keep on subscribing sa YouTube channel ni Jimmy Saints. Subscribe at siyempre, i-share niyo rin. Medyo para tayo lumaki. Okay? Sa inyong lahat, maraming salamat po. Muli po, keep safe and healthy. God bless you more. See you at the lobby. Jimmy Saints loves you 3 times a day.